Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for today. Cancer, we have 5 of Swords. Ayan. So, maaring merong ano dito, no? Meron hindi pagkakaintindihan with another person. Ang iba siguro sa inyo, Cancer. Maaring may, you are not on the same page with another person, ano? Maaring kaibigan, maaring sa kamag-anak, maaring katrabaho, no? It could be with anyone, but definitely, maaring hindi kayo nagkaintindihan on one subject or sa kung ano man ang inyong pinag-uusapan dito, no? So, what else? We have 4 of Swords. Ayan. So, stressed out kayo, no? Cancer. Maaring physically tired kayo talaga. Physically exhausted. Maaring ganon. Mentally, emotionally, mga ganon, no? Kaya iniimbitahan kayo ng energy na to na magpahinga kayo. Mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, sa kung ano man yung kumukuha ng majority of your time, no? Para naman mabigyan ninyo ng oras naman ang sarili ninyo. Mabigyan ninyo yung oras ang sarili ninyo na makapagpahinga, no? To take a breather. Yung ganon. Kasi kailangan nyo din ng balanse, no? Kailangan ninyo ng balanse. Kailangan ninyo din na mag-self-care, no? Lagi ninyong alalahanin na lahat ng bagay sa buhay natin ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. May oras para sa pamilya, sa relationship, may oras sa trabaho, lalong-lalo na dapat magbibigay kayo ng oras para sa inyong well-being, para sa inyong pag-self-care, para sa inyong kalusugan, ano? Cancer, kaya ito, this is a wake-up call for you, no? Naawat na muna, tama na muna. Masyado kang masipag, masyado kang maraming ginagawa. Teka lang muna, magpahinga ka naman ng konti, no? So, maaring ganun ang sitwasyon dito for others of you. This could also be a message na mag-ano ka muna, mag-step back ka muna sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan so that makapag-muni-muni ka, makapag-reflect ka. Kasi maari din na kailangan mo din na pag-isipan ang inyong sitwasyon dito, no? Yung hindi ninyo pagkakaintindihan with another person, maaring kailangan mo din na pag-muni-munihan ang mga nangyari, no? What is the next move for you? What is the best move na gagawin mo para magkaayos kayo ng taong yon, no? So, maaaring ganun din ang ganap dyan. We have 8 of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo is feeling like restricted kayo, no? Merong restriction dito. May restrictive energy dito na bumabalot sa inyo, Cancer. So, siguro, ang iba sa inyo, ang napipick up ko, maybe you are being controlled by someone dito. Maaaring it could be a person that is controlling you dito, or it could be a situation na nagko-control sa iyo para siguro na gawin mo kung ano ang gusto mong gawin, no? So, maaring hindi mo dito nagagawa ang mga iniisip ninyo, hindi ninyo na isa sa katuparan ng idea ninyo. It's because someone or something is preventing you from doing so, no? So, parang wala kayong kalayaan dito. Yun ang napipick up ko, Cancer. So, what else? We have Knight of Cups. Ayan. Someone is going to apologize dito sa inyo, Cancer. So, maybe talaga may hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Siguro nagkaroon ng argument dito or nagkaroon ng hindi talaga magandang usapan, no? Nag-walk away ang isa sa isa. Maaring naghiwalay kayo dito talaga na hindi kayo nagkaintindihan. Hindi ninyo na-gets kung bakit nangyari ang mga nangyari. So, maybe that is the situation. And maybe, no? Maybe kayo dito yung nasaktan. Maaring may nasabi yung kausap ninyo na hindi ninyo nagustuhan, na-offend kayo, or, you know, hindi pasok, kumbaga, sa nakasanayan ninyo, no? Yung ang pumapasok sa na mensahe sa akin is inconsiderate. Maaring yung kausap ninyo is very inconsiderate, no? Sa inyo or sa kung ano man ang sitwasyon na pinag-uusapan ninyo dito. Kaya maaring marirealize din ng taong ito, no? Na siya ay mali. May nasabi siyang hindi maganda o nasaktan kanya.
emotionally siguro, kaya maaring may mag-apologize siya sa iyo, no? So meron ditong offer ng ano, ng apology dito for you, Cancer. Maari din naman na this is in terms of ano, love and romantic relationship, no? Maari din na may mag-apologize sa inyo dito na karelasyon ninyo, jowa ninyo, mga ganon. Siguro din may merong mag-aano sa inyo dito, magsasay ng sorry, no? So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Scorpio. Pauna mensahe ninyo, Five of Cups. Ayan. So, parang meron kayong pinanghihinayangan dito, Scorpio. Parang nanlulumo kayo because siguro there is regret, no? Maaring ganon. Maari di naman na talagang may missed opportunity dito at talagang sobra ang inyong pagsisisi siguro na hindi ninyo nagawa ang lahat. Kumbaga, no? Parang kulang yung na-exert ninyong effort kaya siguro na-miss ninyo ang isang opportunity or hindi ninyo nakuha kung ano man yung gusto ninyong makuha, maaring gano'n ang ganap dito. So, nanghihinayang. Yun ang napipick up ko dito, nanghihinayang. But you know, Scorpio, alalahanin ninyo, no, na if something is meant for you, no, ano't ano man ang mangyari, talagang mapapa sa inyo yan. No, talagang mapupunta yan sa inyo. But since maaring na-miss nyo talagang opportunity na to or talagang hindi nag-come to fruition, no, kung ano man ang bagay na ginusto ninyo dito, you know, ibig sabihin lang niyan that is not meant for you. Ibig sabihin lang niyan it's either not meant for you right now or maybe off timing lang talaga, 'di ba? Off timing lang ang dating or yung pag ini-expect ninyo, maaring hindi pa talaga 'yan tama sa panahon, hindi yan ang para sa highest good ninyo at this time, kaya hindi pwedeng mapunta sa inyo, no? So, there are valid reason, no, behind any situation sa buhay natin. Kaya, minsan, let's just embrace it, no? Kung ano ang nag-unfold sa buhay natin, let's just embrace it. Kasi, anyways, may mga bagay talaga na beyond our control, 'di ba? May hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ang mga ganitong bagay, no? Everything happens in divine timing, 'di ba? Kaya maaaring yung kung ano man ang pinanghihinayangan ninyo dito, talagang hindi pa 'yan para sa iyo. It's either hindi talaga 'yan para sa iyo at all or maybe hindi 'yan para sa iyo at this time, no? Kaya 'wag na kayong malungkot. Let's just focus on what you have right now. Focus on what you have right now because maybe, no? Maybe, itong mga bagay na meron kayo ngayon na hindi pa ninyo napapansin, hindi pa ninyo nakukonsider, hindi pa ninyo natitignan, maybe that is enough para sa inyo sa ngayon or even more than enough para sa inyo sa ngayon because that is where you are going to get the happiness, the contentment, prosperity, abundance. Maaring nandyan siya, no? Dyan sa kung ano ang naiwan sa'yo. Kaya naiwan yan sa'yo, it's because that is meant for you. Yan ang para sa'yo sa ngayon, no? So, maaring ganun ang sitwasyon ninyo dito, Scorpio. Kaya, wag na kayong malungkot. Don't dwell on what you don't have or kung ano man ang nawala sa inyo. Because, ibig sabihin, hindi yan para sa'yo sa ngayon, no? So, we have five of wands. Maybe there is conflict dito. May diskusyon. May mga hindi pagkakaintindihan with each other. Maybe you are not on the same page with another person. Maaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you. We have five. Another, holy moly! Scorpio, tignan mo. We have five of cups, five of wands, and five of pentacles. Kulang na lang dito yung
Five of Swords. At kumpleto na yung five. Holy moly. So this is synchronicity right here, Scorpio. We have three fives, no? So this is angel number 555. So I suggest po, please look up for the meaning of angel number 555 at saka number 55 po for more guidance. For definitely, there is an additional information dito, additional guidance na makukuha kayo. Basahin nyo po yan, i-google ninyo kung anong ibig sabihin ng angel number 555 at number 55, no? Kasi magnified, no, ang energy ng 5 dito. Kasi doble, may triple. So, ibig sabihin, doble at triple yung energy ng number 5 and number 5 resonates with change. So, maraming pagbabagong magaganap dito sa buhay ninyo. Magbabago ang sitwasyon ninyo dito, magbabago yung conflict na to, magiging maayos din yan. Dito, mabubuhayan din kayo dito ng loob. Magkakaroon kayo dito ng energy shift, definitely for the better, no? Dito naman sa Five of Pentacles, maaaring ang problema ng iba sa inyo dito, lack mindset, no? Maaaring ganon, yung LACK mindset. Maaaring wala naman talaga din kayong problema din sa pera, maaring wala din kayong problema sa budget ninyo, pero maaring you are having worries, no, regarding money matters. Maaring ganun, nag-worry lang kayo na kung ano ang mangyayari, what if, 'di ba, mawala ng pera, what if mabawasan ang sweldo, no, things like that. So maaring nag-worry kayo, but actually wala naman talaga kayong problema sa pera. Maaring ganun din ang sitwasyon dito, no, for some of you. It is also possible na ang iba din talaga, totoong may problema sa pera. Totoong nangangailangan ng pera, no? In that case naman, Scorpio, if that's your situation, you know, huwag kayong mawawalan din ng pag-asa, no? Dahil alam naman natin na hindi naman permanente ang lahat, di ba? Nothing is permanent sa mundo. Everything changes. Everyone changes. Lalong-lalo na ang ating mga sitwasyon sa buhay. Dumadaan lang ang hirap. Dumadaan lang yung challenges, yung mga obstacles na lalampasan din natin yan. Same thing dito. Kung meron kayong problema sa pera, makakahanap at makakahanap kayo ng solusyon dyan. Makakahanap kayo ng mga taong makakatulong sa inyo, may mga taong lalapit at tutulong sa inyo, no, yung mga ganon. And alalahanin ninyo, miracles do happen, no? Ang mahalaga dito, mag-focus tayo kung ano lang ang positibo. Mag-focus tayo sa kung ano lang ang maganda, kung ano ang best possible outcome sa ating mga sitwasyon. Because when we are focusing on positivity, pag ang iniisip natin positive thoughts lang, makakaasa kayo talaga, Scorpio, na positibo din ang mga pangyayaring magaganap or yun ang mga parating sa inyo, no? Pero kung negatibo ang iniisip natin, ay nako, asahan nyo na negatibo din ang mangyayari pa sa buhay ninyo. Kaya mas magandang dun tayo sa kung anong positibo, sa kung anong posibleng magandang mangyari sa ating sitwasyon, so that is the kind of energy din na maa-attract natin sa buhay natin, no? Solusyon ang maa-attract natin kung meron man tayong problema sa pera, no? Or kahit anumang problema. So what else, Scorpio? We have three of pentacles. There is help coming in dito, Scorpio. See? So just keep your hope and faith alive lagi, dahil hindi tayo mawawalan ng tutulong sa atin. There is always someone that is going to help us, no? Di ba, yung Panginoon nagtumutulong sa atin through channel. Kaya maaari, no, kung nagdadasal kayo, natulungan kayo sa inyong sitwasyon, maybe God is going to send you people to help you talaga. Di ba? Kaya tanggapin din ninyo kung meron mga taong tumutulong sa iyo, nagtatry na mag-offer ng tulong sa inyo, take it, no? Take it. Because you never know, baka yun na ang padala ng Divine Universe sa inyo na tutulong sa inyo. Di ba? So, help is coming in. Yun ang napipick up ko dito para sa inyo. Sa kung ano man ang sitwasyon ninyo dito, kung other than this, kung ano man ang sitwasyon ninyo, help is coming in sa inyo, no? Someone is going to help you, support you, no? At tutulungan kang makaahon sa kung ano man ang inyong problema. So, Scorpio, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo, Pisces. We have the Magician. Beautiful energy, Pisces. Now is the time for you to take action. You know why? Dahil siguro kung ano man ang mga plano ninyong gawin ngayon, kung ano man ang mga ideas ninyo, ano gusto ninyong isakatuparan, parang nakahanda na ngayon ang mga kakailanganin ninyo. Maybe you have everything that you need na sa ngayon. Maybe nandyan na sa inyong tabi. Maaring nakahanda na rin even yung mga tao or resources na kakailanganin ninyo along your journey. Maaring nakahanda na yan. Ano? Kaya iniimbitahan ka na ng spirit ngayon to take action. No? Hindi na ngayon panahon para magplano pa. Hindi na ngayon panahon para magmuni-muni ka pa, mag-isip-isip ka pa kung ano yung gagawin ninyo, because parang planchado na ang lahat. Napaghandaan mo na yan, napagdiskartehan mo na, napagplanuhan mo na. Ang kulang na lang yung pag-take action ninyo. Kaya, this is a take action energy. Ito na yung dapat ninyong gawin sa ngayon. Gumalaw na kayo. Get on your feet na and make things happen na, no? Pisces, so talagang ayan, magsisimula ka na ngayon. Simulan mo na talagang gawin kung ano man ang inyong mga plano, no? We have 5 of Wands. So maaring meron dito ng ano, siguro kaya ang iba sa inyo nagpo-procrastinate siguro recently or noon, mga nakaraang araw or linggo, sa kung ano man ang gusto ninyong gawin, nagpo-procrastinate kayo, nag-step ba kayo? Dahil siguro, merong mga opposition, ano? Merong nag-oppose, merong sigurong kumukontra sa mga gagawin ninyo. So, maaaring ganun ang ganap dito. Kaya siguro, napipigilan din kayo, no? So, maaaring siguro, nagda-doubt din kayo sa plano ninyo. Dahil nga, merong kumukontra din siguro. Merong pumipigil din sa inyo, no? So, what else? We have 5 of cups, and look at that, we have synchronicity. Dito Pisces, we have double 5, no? So, please look up for the meaning of double 5, number 55 po, Pisces, for more guidance. There is additional information there na makukuha kayo na makakatulong sa inyo sa inyong sitwasyon, ano? That could be an additional advice, no? Na ibibigay sa inyo ng spirit. So, dito naman, ibig sabihin na magnified yung energy ng 5 kasi double 5 tayo. So, yung 5 resonates with change. Kaya, malaki-laki, no? Or medyo marami siguro ang mga pagbabagong mangyayari dito sa buhay ninyo. Maaring mabago na ngayon ang inyong sitwasyon, it's because you are taking action. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you. Maari din naman na yung nag-oppose sa kung ano ang inyong gustong gawin, sa kung ano ang pinaplano ninyo, ay maari din naman na mabago din ang sitwasyon dyan at maaring eventually mag-agree na din yan sa'yo, no? Maaring imbes na kumontra siya sa'yo, maaring susuportahan ka na nun, no? Kasi mayroong pagbabago dito, may energy shift dito na mangyayari sa inyo, no? Sa 5 of Cups naman, maaring ang iba sa inyo dito mayroong pinanghihinayangan. Mayroong missed opportunity siguro, or maybe you have lost an opportunity, maaring ganun din ang ganap, no? But ang advice sa inyo ng 5 of Cups, don't dwell on what you don't have anymore, no? Instead, focus on what you have. Ito na yung pagyamanin ninyo. Ito na yung pag-focusan ninyo kung ano ang meron kayo, no? Kasi the more na mag-focus kayo sa kung ano ang wala sa inyo, kung ano yung nawala sa inyo, mas magmamagnify din ang energy na yan. So, mas dadami patuloy yung mga bagay na mawawala sa inyo. Or talagang mas dadami pa yung mga bagay na hindi mapupunta sa inyo, no? So, focus on what you have, no? Be grateful for what you have. At yun na lang ang bigyan ninyo ng attention ninyo, ng oras ninyo, ng focus ninyo, no? So, yun ang advice ng 5 of Cups. We have the High Priestess. Ayan. May gabay kayo, no? May gabay. May divine guidance kayo dito na binibigay ang divine universe. Kaya, it is extremely important then for you, Pisces, to listen and follow what your intuition is telling you, dahil may guidance na binibigay sa inyo ang divine universe dito sa inyong mga sitwasyon. Tinutulungan kayo, no? Through intuitive messages
Or maybe through your dreams din. Maaring may mga panaginip kayo dito na, alam mo yon, mensahe din yan from the divine and from your angels, no? To guide you kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? What is best for you. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.